Good morning, guys. Pang-8 na araw na ang quarantine namin. So far, so good. Wala kaming sintomas na naramdaman. Thanks God. Tapos, 6 na araw na lang ang bubuhay namin. Ang problema ko ngayon, mayroong eleksyon dito ng local eleksyon sa Brisbane. Dahil Australian citizen ako, required akong bumoto. Problema, nandun yung risk na makipagkumpulan ka sa mga tao na ano, na buboto. Kaya pinag-isipan ko pa kung anong gawin ko kasi pag hindi na ako buboto, may fines din. Eh, ang mahal ng fines, alam ko, nasa mga $200 to $300. Sayang yung pera na yun pag ma-fines ka ng ganun. Kaya pinag-isipan ko, ipapasilip sa inyo yung labas kung may mga sasakyan ba o may naglalakad ba dito. Kasi whole wide Australia na quarantine na. So, ganyan yung itsura ng community namin dito. Ayan. May train pang tumatakbo kasi nakikita ko dun, may train pa. Kakadaan lang ng train. Tapos ito, sa likuran ko, may kutse na kaparating. So, in general, konti na lang ano, naglalabasan. Ang problema dito sa Australia, karamihan ng mga tao dito, mahilig sa outdoor activity. Ngayon, sinarado yung mga company. Baka doon naman yan magpunta sa mga beach, park. Silipin natin sa ano ha. Saglit ang nasilip dito sa kalsada. Allowed naman ako eh, basta sa malapit na compound lang, basta iwasan ko yung maraming tao. Kasi according to WHO, pag nahawa ka daw ng virus, 1 to 5 days lalabas na yung sintomas. So far, pang 8 days ko na ngayon, so far so good. Okay kami ng asawa ko. Ang simula nang dumating kami dito sa Australia, galing sa Pilipinas. So yun, quick na vacation naman sa Pilipinas. Lahat ng plano na wala, nagiba, mga travel, yung uwi ko sa Bohol, wala, sirang-sira. Gawa ng daming cancellation ng flight, tapos natakot din ako sa corona, hindi na ako tumuloy. Tapos sa bahay lang ako dun sa Pampanga. Hindi ako sa 10 days ko dun, siguro 4 na beses lang ako nakalabas ng bahay. Tapos talagang ingat na ingat, laging may bit-bit na sanitizer at saka alcohol. Yan, may mga sasakyan pa naman dun sa dulo parating, kasi train station yun dyan eh. Baka naghatid ng ano. Continue pa yung ano eh, yung train station dito. Bali ano pa, may operation pa yung ano, may biyahe pa. Ang kinakancel lang kasi yung borders to borders ng Dawat State. Halimbawa, pupunta ka ng New South Wales, yung city ng New South Wales, Sydney, hindi ka na makakatawid dun pag taga Queensland ka. Yun lang yung mga essential travel, gaya ng work. Tsaka yung mga taong nagde-deliver ng ano, nagde-deliver ng mga supplies ng pagkain, mga supply ng kailangan sa bawat state, yun, makakross sila ng borders. Kaya yun. Kaya yun yung ano, guys, update ko sa 8 days ng quarantine namin. So yung tubig, dyan pa rin yung ano, yung tubig hindi namin pinasok, delivery yan eh, online delivery. Tapos ngayon, guys, meron akong nakitang video sa WHO. Sinasabi yung mga activity ng virus, kung halimbawa ilang araw yung virus mabubuhay sa mga surfaces, sa mga sa hangin, sa mga upuan or mga metal, ganyan. Sasabihin ko, isisparate ko na vlog yan kasi makakatulong yun sa atin. Gaya ng ginawa namin yan,
magtatatlong araw na yung tubig na yun nasa box. Kasi hindi pa ako sure kung ilang araw yung virus sa karton mabubuhay. Kaya hinayaan ko muna dyan. Yung tinabi ko nga dyan, nag-gloves ako eh. Kasi may nag-standby kami ng gloves. Kaya ibabasahin ko muna yun. Tapos pag nakalagpas na sa ilang araw yun, pwede ko nang buksan yan o hawakan yung karton na yan. Kasi tubig yung laman yan eh. Pero sa ngayon, magbe-breakfast muna tayo.